Walang vaccine, walang eskwela. Sa Lunes, November 22, alert level 3 naman ang Mountain Province. This latest development on me. Rating to alert level 0. New normal sa Marcos. Ang tatanungan kung kailan pandemic area. Suspended beginning March 15, 2020. And to end on April 14, 2020. Una ng mga Pilipino sa dalawang taon ng pandemya. Hindi ito tungkol sa aking paaralan o sa ating mga kaguruan. Tungkol ito sa online class na ating nararanasan, na kahit mahirap ay patuloy nilang ipinaglalaban. Mahirap na nga magtuto sa face-to-face. Paano pa kaya kontrolong sistema? Mapapasabi ka talaga lang. Ano bang ginagawa nila? Hindi lahat ng guro at estudyante ay may wifi, computer o laptop sa bahay. Meron mga estudyante na nakikonect sa kapitbahay para lang makausad. Meron din mga guro na nagpupunta sa pag-eskwelahan dahil wala silang kagamitan. Nakakaawa ang mga tao na hirap dahil sa parang walang pag-iisip na ganap sa inyong sisyon. Mababa na nga ang mga sakot ng mga guro at ilalagay pa sa peligro. Nasaan na ang mga konsensya niyo? Tinatakasan na ba talaga kayo? May modular naman. Manahimik ka. Wala na nga kami natututunan. Mas lalo pa kami nahihirapan. Hindi lahat ng bata ay may matatandang kapatid. Minsan na pwedeng magturo. Hindi lahat ng bata ay may mga magulang na nakapagtapos. Hindi lahat ng bata ay matalino. Hindi lahat gusto yung kaibangan ninyo. You can learn in your humble house while sitting comfortably. Hindi lahat ng bata ay may portable tahanan para makapag-aral. Sigaw dito. Sigaw doon. Maingay. O di kaya naman ay bibigyo ng nakapitbahay. Dahil hindi lahat ng bata ay sa sarili kwarto o nakatigil sa magandang lugar ng bahay. No students should be left behind. Nag-enroll kami para di mapag-iwanan. Nag-enroll kami dahil sa isang taon, kung hindi ito pa lang. Pero alam niyo ba, hindi magandang iyong desisyon. Napakahirap ng gusto niyong pasukin. Alam niyo namang napakabagal ng internet sa bansa natin. Tapos ipagpapatuloy niyo pa rin yan para lang makasabay sa mga bansang nagbukas ng klase. Dahil kaya naman. Sana maintindihan niyo ang aming mga hinaing. Isa rin kami yung estudyante na dapat itindihin. Kami ang bagong henerasyon. At ito ang aming